Right, welcome dito sa first ever commentary vlog natin. So I'm going to present Yangon. And I'm very interested in the place kasi ito talaga yung niche ko. Gusto ko talaga pupunta sa mga lugar na wala sa bucket list usually ng mga tao. So paglapag sa airport, sumakay agad ng bus and nakarating sa city. And our first stop is yung Sule Pagoda. So isa siyang pagoda sa gitna ng circle. Imagine nyo na lang yung monumento, may pagoda sa gitna. Hindi ko siya masyadong napasok kasi nagyayapak sa loob. Hindi ko alam ganun pala talaga yung tradition doon. So ang ending is lumabas ako agad and nag-ikot na lang ako dito sa Mahabandula Park, which is nasa tapat lang mismo nung pagoda na yon. And after noon, kumain and nag-grab. So buti na lang may grab papunta sa sikat na Shredagon Pagoda. So ito yung aakitin mo para makapunta doon sa pagoda yun. And maybe I'll show you a video of the ambience ng lugar. Siguro dito mag-i-spend ka ng mga 1 hour. Medyo malaking lugar, so paikot siya. Napakadaming pagoda sa paligid. And umuulan pa nung time na yon. Well, to be honest, buti lang umuulan. At least malamig yung lugar. Hindi masakit sa paa kasi kung mainit, ang init nung tiles. Kaya okay na rin na umulan. And eventually, nung pagod na, kailangan nung lumabas, I have to go to the airport, to the bus station pala. So, papunta sa bus station, bago ako mag-grab, meron pang isang malapit na pagoda sa paligid, yung Mahavihaya Pagoda. Nothing outstanding about this place. Yun nga lang, masakit sa paa kasi mainit na nung mga panahon to. So, tumigil na yung ulan. Nagpatila ako doon sa Shredagon Pagoda. So dito mainit. Tapos sa labas may parang pond. Pwede kang mag-feed ng mga hito or catfish diyan sa man-made na tubig. Bibili ka ng food diyan sa may tindahan. And yun muna sa ngayon. Next time yung baga naman. Kung saan ako pumunta after this.